Nagusto akong ikwento sa iyo ang true story. Nangyari to, 2010, kasama ko yung mga kaibigan ko. Napakaganda ng lugar na pinuntahan namin. Nung nasa bangka kami, kitang-kita ko yung mga isda at corals. Tapos yung mga kaibigan ko nagtalunan sa tubig. Enjoy na enjoy sila sa paliligo. At ako naman, naiwan mag-isa dun sa bangka. Maya-maya, sumigaw yung tropa ko na si Ray. Chris, tara na. Talon na. Niyaya na akong tumalon at sumali sa kanila. Sabi ko, kayo na lang mamaya na ako. Tumanggi ako kahit gusto ko nang sumali sa paliligo. Nagdalawang isip kasi ako kung tatalon ba ako o hindi. Ang totoo, kinabahan ako kasi hindi ako marunong lumangoy. At natatakot ako kahit wala naman akong dapat ipag-alala dahil hindi naman sobrang lalim yung tubig, meron namang life vest, pwede naman akong kumapit sa bangka. Maya-maya pinilit na talaga ako ng tropa ko. Sumama na raw ako sa kanila. Sabi uli sa akin ni Ray, tara na, bahala ka, ang sarap ng tubig. Pero pinakinggan ko pa rin yung kaba ko. At nagdalawang isip pa rin ako. Hindi pa rin ako nagdesisyon na sumama. Tapos tinantanan na ako ni paring Ray. Hindi na niya ako niyaya. Pero nung oras na yon, napaisip ako. Sabi ko sa sarili ko, pag hindi ako tumalon ngayon, baka hindi na ulit ako makabalik dito sa napakagandang lugar na to. Baka di na ulit ako magkaroon ng ganitong pagkakataon. Eh paano kung sobrang sarap pala ng experience at talaga mag-enjoy ako? Eh paano kung sobrang worth it na mag-decide na tumalon? Tapos ang ginawa ko eh nagpa-killjoy o nagpa-bebe lang ako, pinakinggan ko yung kaba ko, at nagdalawang isip ako. Baka pagsisihan ko lahat. Baka magsisi ako kung hindi ako gagawa ng desisyon. That was 7 years ago. At totoo nga, hindi na talaga ako nakabalik sa napakagandang lugar na yon. Pero buti na lang, hindi ako nagpatalo sa takot. Buti na lang, hindi ko pinairal ang pagdadalawang isip ko. Dahil nung oras na yon, nag-decide ako na tumalon. At alam mo, hindi ko pinagsisihan ang desisyon ko. Dahil yun yung isa sa pinaka-best experience na naranasan ko. Sobrang saya. Sobrang saya namin nung araw na yon. Sobrang naging memorable nung araw na yon. Buti na lang. Buti na lang nag-decide ako nung oras na yon. Hindi ko sana na-experience yung napakasarap na pangyayari na yon sa buhay ko. Naranasan mo na ba magsisi dahil hindi ka gumawa ng aksyon sa desisyon na sana'y ginawa mo? Andito ka pa rin, pinapanood mo pa rin ang video na to, nakikinig ka pa rin sa boses ko dahil may nakita kang maganda. Marahil magandang future para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Ngayon, paano kung ito yung isa sa pinaka-importanteng desisyon na gagawin mo? Paano kung itong desisyon na gagawin mo ang siya magpapabago ng buhay mo? Tapos sabihin natin hindi mo siya ginawa. Pinagmamaya mo pa at nagdalawang isip ka. Tapos sabihin natin lumipas ang ilang araw, ilang linggo at ilang buwan at hindi ka nagdesisyon. Tapos nakapanood ka na naman ng bagong video na kamukha ng video na to. At narinig mo ulit ang boses ko. Pero dun sa video na yon, iba na ang kinikwento ko. Kinikwento ko na yung mga naging storya ng naging successful ng mga First Vita Plus members. Yung mga storya nila na kumita ng malaki at naging milyonaryo. Yung storya ng mga First Vita Plus members na gumawa kagad ng desisyon at gumawa kagad ng aksyon. Tanong, ano kaya mararamdaman mo? Buti na lang pwede ka pang gumawa ng desisyon, ng tamang desisyon. Buti na lang pwede ka pang gumawa ng aksyon. Pero tandaan mo, minsan lang magkaroon ng ganitong pagkakataon.
ikaw makakapagsabi ng mga susunod na pangyayari. Nasa sayo ang desisyon. Ang payo ko lang sayo, sana gawin mo yung tamang desisyon. Dahil gusto kitang makita na isa ka sa mga giginhawang buhay at makaka-achieve ng matching million. Gusto kitang makita at makamayan sa taas ng stage at ibulong sa tenga mo. Congratulations! Gumawa ka ng tamang desisyon.